na buhay na naik sa kamatayan. Kaya't di na mamamatay. Hallelujah, hallelujah, ipagdiwang ngayon. Hallelujah, hallelujah, ang kaniyang tagumpay. Si Kristo ay muling nabuhay, nanaig sa kamatayan. Kaya't di na mamamatay. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong ang ginanap naming Pasko ng Pagkabuhay ay maisaloob namin at maisakatuparan sa pagtataguyod mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Pagdating namin sa Roma, si Pablo'y pinahintulutang umupa ng sariling tirahan kasama ang isang kawal na pinakatanod niya. Makaraan ang tatlong araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Hudyo sa lungsod. Nang magkatipo na sila, sinabi niya, "Mga kapatid, bagamat wala akong ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa kinatawan ng pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain na sapagkat wala naman akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo, kaya't napilitan akong dumulog sa emperador. Bagamat wala akong sakdal laban sa ating mga kababayan, nagagapos ako ng tanikalang ito dahil kay Jesus, ang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo. Humigit kumulang sa 2 taong nanirahan si Pablo sa Roma, sa bahay na kaniyang inuupahan at tinanggap niya ang lahat ng nagsadya sa kaniya. Hayagan at walang sagabal na nangangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati.
Ang Panginoong Diyos ay matatagpuan sa banal na templo at doon naman sa mataas na langit, naroon ang trono. At magbuhat doon ay pinagmamasdan ang lahat ng tao. Walang maliligid anuman ang gawin ng lahat ng ito. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Lahat ng mabuti, pati ang masama ay sinisiyasat. Namumuhing lubos siya sa suwail na wala ng batas. Ang poon ay tapat sa gawang mabuti siya'y nalulugod. At sa piling niya, mabubuhay silang sa kanya'y sumunod. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Magsitayo po ang lahat. Espiritu, isusugo. Totoo'ng ituturo. Pangako ni Kristong Guro. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Yaong humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahapunan at nagtanong, "Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo?" Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Jesus, "Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito?" Sumagot si Jesus, "Kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin." Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito, bagamat hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Ito ang alagad na nagpatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming tunay ang kanyang patotoo. At marami pang ginawa si Jesus na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Akala ko, ngayon lang, sa panahon natin, nangyayari ang inaalam ng mga tao ang buhay ng may buhay. Akala ko, sa panahon lang natin uso yung mga nangingialam ng buhay ng may buhay o yung mga pinagchichismisan ang buhay ng may buhay.
Hindi pala. Kahit noong panahon ni Jesus, may ganito na palang klase ng mga tao. Yung mahilig tignan at alamin ang buhay ng may buhay. Mga kapatid, ito po ang naipakita ni Pedro sa ating ebanghelyo. Yan, no? Si Pedro, alagad ni Jesus. Makadiyos. Pero ang hilig tumingin sa buhay ng may buhay. Isang araw, nakita ni Pedro ang minamahal na alagad ni Jesus na nagtanong kay Jesus. Ang tanong niya ay kung sino ang magkakanulo sa kanya. Pero sa halip na tignan ni Pedro yung sarili niyang relasyon kay Jesus, ang tinignan niya ay yung relasyon ni Jesus at ni Juan. Si Juan yung pinaka mamahal ni Jesus. No? Kaya nga, naintriga itong si Pedro. Ano kaya yung pinagkukwentuhan nila? Ano kaya yung ibinubulong ni Jesus sa kanyang pinakamamahal na alagad? Kaya nagtanong itong si Pedro kung ano ang mangyayari kay Juan. Tinatanong niya si Jesus kung ano ang magiging kapalaran ni Juan. Pero sa halip na sagutin ni Jesus ang kanyang tanong, ang nasabi sa kanya ni Jesus, ano sa iyo? Para bang sinasabi ni Jesus, anong pakialam mo? Anong magagawa mo? Anong mapupulot mo kung malalaman mo kung ano ang mangyayari sa buhay ni Juan? Parang napahiya tuloy si Pedro. Ano po? Kasi gusto niyang malaman kung ano yung mangyayari kay Juan. Pero ang tanong sa kanya ni Jesus, ano sa iyo? Anong pakialam mo? Ito yung nangyari kay Pedro. Tumingin siya ng may inggit. Tumingin siya ng may ibang motibo. Iba yung kanyang nakita. Pero nakalimutan ni Pedro tignan ang kanyang sariling buhay. Si Pedro, kilala nating pinakamalapit kay Jesus. Ayun ang kanyang nakalimutan. Nakalimutan niya na ang tingin sa kanya ni Jesus ay pinakamalapit. Ganyan ang nangyari kapag hindi mo tinitignan yung sarili mong buhay at tumitingin ka sa buhay ng may buhay, ikaw ay naiinggit. Samantalang wala naman dapat ikainggit itong si Pedro kung titignan lang niya ang sarili niyang relasyon kay Jesus. Siya ang pinakamalapit kay Jesus. Mga kapatid, ito yung sinasabi ng ating ebanghelyo, pag-ingatan ang ating pagtingin. Kung minsan, ang ating pagtingin ang nagiging sanhi ng ating kasalanan. Hindi man ito nakakapagsalita, pero minsan, may mga tingin tayo na nangangahulugang masama. Minsan, yung mga tingin natin may pagnanasa. Minsan, yung tingin natin ay parang nanlilisik. O di ba? Tingin pa lang galit na. Tingin pa lang kala mo mangangain na ng tao. O kaya naman may iba sa tingin pa lang kayang mag-usap. Tingin pa lang meron na palang masamang binabalak, no? Kaya nga minsan may mga iba nagsasabi, makuha ka sa tingin. No? Ano ba ibig sabihin nun? No? Yung tingin pa lang, may ibig sabihin na. No? Meron, tingin pa lang, nakakatakot na. Meron, tingin pa lang, may binabalak ng hindi maganda. Mag-ingat tayo
sa ating mga paningin. Dahil kung hindi natin pag-iingatan ito, maaari tayong magkamali. Maaari tayong magkasala. Minsan, kaya tayo naliligaw ay dahil tingin tayo ng tingin sa iba. Kaya tayo nadadapa dahil sa halip na tinitignan natin yung dinaraanan natin, tumitingin tayo sa ibang landas. Yung mag-asawa, kaya naghiwalay kasi tumingin sa iba. Mag-ingat po tayo dahil kahit ang ating paningin pwedeng magkasala. Kaya nga, ang sinasabi ni Jesus, tumingin lang sa Diyos. Kung sa Diyos tayo nakatingin, kahit may mga tukso sa paligid, hindi tayo maaano. Pag-ingatan ang ating paningin dahil ito ang pwedeng magdulot sa atin sa kasalanan. Mahalaga ang ating pagtingin, kaya't para hindi tayo magkamali, huwag tumingin kung saan-saan. Tingnan lang si Jesus at tignan ang sariling buhay dahil ito ang mag-iiwas sa atin sa kapahamakan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, si Jesus na nakipamuhay sa mga tao upang maglingkod bilang pagsunod sa kanyang Ama, ay nagnanais na unahin natin ng higit sa lahat ang mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga pinuno ng simbahan naway maging tunay na lingkod na kumikilos ng may pagmamalasakit na katulad ng ipinakita ni Kristo sa kaniyang mga apostol. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway maging tapat sa kanilang mga pananagutan at makatupad sa kanilang mga tungkulin ayon sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga nagdaranas ng kahirapan naway tumanggap ng lakas mula sa banal na Espiritu. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Para sa ating humaharap sa pagsubok na dulot ng COVID-19, upang mapuno ang ating mga puso ng pag-asa sa gitna ng dilim na dulot ng salot na ito. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling pangangailangan sa ating buhay. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ama, binigyan ng iyong anak ng higit na pagpapahalaga sa lahat ang mga bagay na makalulugod sa iyo, kahit humantong pa sa kanyang pagpapakasakit para sa sangkatauhan, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang alay sa iyo, nagmula sa iyong bayan, masayang nagsalo. Aming sanang mga alay, gawin mong totoo. Itong alak at tinapay gawing dugot katawan mo, Panginoon.
Panginoon, alay sa iyo ng iyong bayan, magpupurit nagkakaisa sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa banal na paghahain ito, maihanda nawa ang aming kalooban ng pagdating ng Espiritu Santo na siyang ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy, buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayon din naman, no matapos ang hapunan, hinawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama. Pagkaloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Sino makapag-iwalay sa sa pag-ibig ng Diyos? Paghihirap
Ama, kabighatian, pag-uusig o gutom o tamang. At kahit na ang kamatayan walang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sino makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sinong makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Ang Ama kaya'n mapagtangkilik, o anak na nag-alay ng lahat, saan man sa langit o lupa, walang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sinong makapag-iwalay sa sa pag-ibig ni Kristo? Sinong makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pahintulutan mong sa aming pagdalangin, kami itinawid mo mula sa luma patungo sa bago, na dulot ng banal na salo-salo, ay makapagbago nawa sa aming kalooban sa pagsisikap naming ang lumay talikdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanungi kay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pangundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pag-ingatan ang ating pagtingin. Huwag tingin ng tingin kung saan-saan. Para makasiguro, tumingin sa Poong Jesus Nazareno.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Mangkamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may karamdaman at nahihirapan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang, humayaking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Ligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.